sampai na tayo doon, yung future naman. Tama? Ako man ay nauuwa ko ng fellowship. Kaya dito, gabi-gabi, araw-gabi, nag-aaral ako ng salita ng Diyos doon sa kuipa ko. Kasi kung mawa ko kuipa na sa ilalim ng lupa, doon ako, umiyak ako, nagtutukuro ako. Sapagkat nagbubuwa ko ng mga mensahe. Kaya ako tuwan-tuwan, nandito si Pastor Randy, nandito si Pastor Roland Kabuinsley, maghapon yun, kaya kulang sa akin talaga maghapon na magturo. Talaga, hindi ako masiyahan talaga putol-putol, Pastor. Kasi si Pastor naging agaw rin eh. Laya na yan kasi gusto niyang makabahagi. Tama, Pastor? Nag-uuma po yung puso mo para makabahagi din ng spiritual gift. Tama? Kasi mga kapatid, pinalaya na tayo. Wala nang kulungan para hindi ka makapasok sa kabanal-banal ng dapog sa ngayon. Tama? Inalis na muna ang kautusan, magbilag ka ng tupa, magbilag ka ng kalabaw, turo, o anuman, inalis na yon. Tama? Kasi mahirap pasukin ang huli at hulis. Tama? Para makakuha ng bas-bas mula sa Diyos. Kasi ang tabig nandun ka. Ngunit pagdating ni Kristo, winasak ang tabig at sabi dito, dahil sa dugo at dahil sa katawan ni Kristo, tayo makapapasok sa kabanal-banal ng dako. Amen? Ano ang kabanal-banal ng dako ngayon? Na wala ng tabig. Malaya ka lang makapapasok. Kailangan mo lang magsisi, mag-repent, maghugas, magpabautis mo para ang kaloob ng Espiritu makarating sa iyo. Tama? Ano ang huli at hulis natin? Yung Holy Ghost. The Holy Ghost, please, the Holy of Holies. Amen? Kaya nasabi, magkakaroon tayo ng spiritual gift. Bakit? Isa lang ang Espiritu ininom natin. Tama? Balik na. O tama ba yun? Nag-preference na ako. Pero limit. Gusto ko lang magkabahagi din tungkol sa kaloob ng Espiritu. Tama? Nabuksan na ba sa inyo ang Holy of Holies? Kaya nyo nang pumasok? Amen. Ano ang Holy of Holies? Nagsimula tayo, justification, sanctification, daily night, gabi-gabi magbasa report. Di ba, balik na? Yan ang justification. Para sa ganon, mabaptize ka ng Holy Ghost at sa Kanya ka na. Ang ipinanganap ng Espiritu Santo, hindi na magkakasala dapat. Ano ang kasalanan? Committed the iniquity. Anong iniquity? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pag inibig ko ang mundo, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabi ni Paul, ang mundong ito pansamantala lamang. Dapat mabubuhay tayo, sabi ni Kristo. Sabi ni Pablo ka na sa Roma 6. Namatay na kayo kasama ni Kristo at ang buhay ninyo ay nakatago sa Diyos. Tama? At nabubuhay tayo para sa Diyos na. Amen? Kaya tungkulin natin magbahagi ng Espiritu Santo. Alam mo? Asan ang huling pulis ngayon? Sumakuntid, gusto ko lang isabi ha. Ano nandun sa huli at pulis? Mga kapatid, Art of? Nasaan ang Diyos? Nandun din sa Art of the Covenant. Tinan mo si Moses at siya si Aaron. Si Aaron may dalawang anak. Pumasok sa huli at pulis na hindi naman inutos, namatay sila. Ngayon, kung inutos sa atin na mag-Bibleista ni Salita ng Diyos, gagawin pa na natin kasi malaya, nabutas na yan. Okay, nasaan ang huli at pulis? Eh, tatlong layer. Di ba may tatlong layer yan? Body, soul, at saka spirit. At tabernakulo, ang huli at pulis, anong nandoon sa kabanang tipan? Mayroong angel doon na nagbabantay. Pero anong nasa loob ng Ark of the Covenant? Dalo. Iyan ay nakasulat sa bato, pagkatapos sinulat sa papel, transfer sa papel. Pag ang loob ka nasa papel na, nandun pa ba ang Diyos? Sa written word? Sabi ni Babanham, God in His Word. Ang Diyos nasa kanyang salita. Sapagkat bumubuhay ang Espiritu ng Diyos sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos, nasa inyo na ba? Amen. Kung may Espiritu dyan ng Diyos, tama? Sabi dyan, name of the Spirit, isa lang ang Espiritu ang ininom natin. Nakarating tayo sa Holy of Holies. Sino yung Father?
Ngayon, ang covenant na Ten Commandments na ito sa rock, sinulat, tapos sinulat sa papel. Alam niyo ba, sa papel, Isaiah 30 verse 8. Transferred from rock to the book, and then from the book to the heart of man. So, nag-gets ko yung sinasabi ni Pastor. Gusto ko malaman nyo na nasa spirit tayo. Nasa spirit tayo. Ang espiritu ng Diyos nasa atin, ang covenant na dyan. Nasa heart. Mula sa papel, mula sa cellphone, nilagay na sa heart. Ang covenant, ngayon ang Diyos nasa heart na. By spirit, through the word of God. So kaya nasabi ni Paul, isa lang espiritu ang ininom natin. Kaya, sabi dyan, isang espiritu lang ang ininom natin. Sabi sa 12 ng 1 Corinthians, 12, verse ano yan, Pastor? Basta 12, galop ng Espiritu Santo. 1 to 12, 13. Yan. Isang espiritu ang ininom natin. Kung uminom si Kristo, sabi yo to tapos yung ano yan ang all tapos tinanfer sa book tapos tinanfer man sa heart. Ngayon kung ang loob ka nasa heart muna, nandun ang Holy of Holies kasi may espiritu ka ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos nasa inyo. Sino unang uminom ng espiritu ng Diyos? Si Kristo sa Jordan, tama? Anong ginapanan ni Kristo? Yung Bible ministry. Pang-anin yung high priest sa dispensation ng church. Kasi alis na siya sa faithful ministry, pupunta na siya sa high priest ministry. Church ages. Ngayon, bibigyan naman sa church ang faithful ministry. Gifts. Tama? So ano bang gift na sa inyo sa faithful? Teacher, propeta, evangelista, karang iglesia maperte. So salamat sa Thanksgiving natin ha. Na 11 years na tayo. Nakikinig pa kayo, church. So, hindi na ako kasasalita. Nawa, nakabahagi ako doon sa kubilan ng Diyos na nandun na sa heart. Wala na sa bato. Amen. At wala na rin sa papel, nasa heart ko na. Kasi ang Espiritu Santo nasa inyo. At tayo naman ay makabahagi sa bawat isa ng recording, sharing, para makadagdag ng spiritual gifts. So, yun lang. Bari yung minan, ha? Amen. So, salamat Pastor. Happy 11th anniversary. Happy pa kayo? Hindi kami happy. Happy. Okay, would you please open your notebook? Pwede na kayo mag-take, no? Sino may dalang notebook? Okay, dalihin nyo naman makalimot. Na ang notebook na pala ngayon, hindi na kailangan. Bakit? Kasi may notepad na lang. Oh, innovation talaga, no? Pero hopefully, lahat na niyan magamit ninyo at seryoso ang ginagamit ninyo sa Panginoon. Okay pa yun po ba yan? Huwag niyong kalimutan ng take note. Napakahalaga ng Skype. Amen ba? May nag-Skype pa ba dito? Si Padre Jose ang nag-Skype na lang. May naniningil ba ng Skype dito? May naniningil ba na magulang sa anak na nag-Skype? Tagal na natin niya sinuturo. Bakit kay dali naman ninyo makalimot? So, ipapaalala ko po ulit ang tatlong klase ng report. Ano po yung una? Pati yung crutch na hinuman nyo na. Hindi na kayo nagtatanong. At siguro, baka kayo po ay full of wisdom regarding that. Sige na. Ano yung three kinds of reports? Ano yung number one? Booklet. Ano yung booklet report? Hindi yan yung term natin. Bakit? Parang ayaw nyo na yung term. Sabi ni mentor, ang aga pa ng pabasa, pag ginagawa nyo na yan. Father Nacho, ano? Yung pabasa report,
Anong tawag natin dyan? Testimony. Mayroon pa kayong cracks ng offensive pupong ministry? Wala. So, if you want to download, okay, I go to the Facebook ministry. Go to your cellphone, open your Facebook app, click the fan section. Is there? Kapan? Gaano kabilis pumikot ng cellphone? Dapat ganun din dito. Alam niyo po ba? Tapos natin, tingnan natin kung may mayroong effect yung ating Facebook ministry na daily na pumupunta dito. Sige, sino makakasagot? Pwede ba? Paki-explain how to download the tracks. May makakasagot? Pabriking. Yeah, come on. Come here. Explain. Napakahalaga yung binabanggit ko kanina na hindi dapat natin malimutan. Hindi na kailangan gawin na po yung gano'n. So, paki-explain. Paano mag-download ng tracks? Una niya po pupunta is Facebook. Facebook. Sa Google. Kung wala po kayong Facebook app, sa Google. Pwede ka paki-open, ha? Ricky wala. Ade Celso. Ade George.
Magandang tanghali mga kapatid. May konti lang akong share sa inyo dahil na kalakasan sa diba tema natin ay Roma 1:11. Paki-ang buklat na sa Roma 1:11 para alamin na. Sabi dito, kinanaunan ay nagpasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat ng inyong panampalataya na masakit na sa akin. Sapagkat ang Diyos ang aking saksi na siyang pinagdiriwang ko sa aking spirito sa ebanghelyo ng kanyang anak na walang batid ng aking kayong binanggit sa aking mga panalangin. Sabi ni Pablo, ha? 10. At sa aking sinasama ko kung ngayon sa wakas anumang paraan ay makapalat ako sa kalooban ng Diyos na makarating sa inyo. 11. Sapagkat dinasa kong makita kayo upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa Espiritu upang kayo'y makapitibay. Tanong-tanong po natin mga kapatid na si Pablo, kung sumulat niya na nais niya talaga mayroon siyang pagkukursige, desire sa kanyang puso na mabisita yung mga taga-Roma na isang mananampalataya. Bakit ang puso niya bumunta doon? Tanda natin na mayroon ang kinakuha niya dito, yung mga mananampalataya doon. Pero nais niya makarating doon para magbigay ng kalakasan espiritual. Ano ba yung kalakasan espiritual? Ito yung mga, sa panahon natin ngayon, mga instruction katulad ng binanggit ni Father Mian, di ba? Minsan nakakalimutan na natin. Kalakasan yung mga kapatid na sabi doon na kasi si Pablo, alam natin na si Pablo ay isang likod ng ni Kristo at apostol ng mga hintil na kung yung mga naranasan ng kalakasan, gusto niya ipahagi sa isang manampalataya ng taga-Roma. Kasi sa puso ni Pablo, katulad natin sa ating pa ngayon, sa ating mensahe ngayon mga kapatid, na pagkuha ng isang tao na mainit sa Word of God, akala natin ay malakas na yan. Pero hindi natin alam na kailangan pa rin yung kalakasan para makumplito, para ma-establish mga kapatid. Tandaan natin na ang tao hinuhubog yan. Ang paghubog niya tuloy-tuloy yan hanggang sa kanyang kahagas o huling kanyang buhay. Kasi hindi natin pwede sabihin na malakas ako, hindi ko na kailangan yung ibang kapatid. Pero si Pablo may desire siya para puntahan yung kapatid sa Roma na isang mga ng palataya para bigyan pa ng kalakasan para sa kapagpuntuhan. Tandaan natin mga kapatid na yung sinasabi ng ating mga sa ating kapatid na yung mga instruction na hindi na tinagawa, ito yung kalakasan ng spiritual gift mga kapatid. Na minsan hindi na tinagawa, kaya nga sa panahon natin na sabi nga ni Father Minan na ano ba yung ginawa? Hindi na tayo or lukewarm pa rin tayo, makain pa rin lukewarm, nakikita pa rin. Tandaan natin mga kapatid na yung spiritual gift ay galing yan sa Diyos. Doon na identify yung pagkatawa mo, ikaw ba anak ng Diyos o hindi. Katulad ng mayroong ID, di ba? Ito yung pakakilanlan na ikaw ay ang pangalan ko ay si ID. Ganun din po sa mga bagay na spiritual patungo sa Diyos. Kasi kung ikaw ay anak ng Diyos, may keep of God ka, ito yung nagpakilala sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos. May kita yan sa bunga mga kapatid. Ito yung gusto ibahagi ni Pablo sa mga taga-Roma. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Tingnan mo yung attitude ni Pablo. Hindi siya nag-relax, di ba? Gusto niya ibahagi sa kanyang mga apo, kanyang mga nampartaya. Kaya na yung mensahe natin ngayon, na yung sabi mo, hindi pwede na maging makasarili tayo. Di ba? Lahat na tayo, hindi tayo perfecto eh. Tandaan natin na isa lang ang nagbigay ng Espiritu ng Diyos, di ba? Kaya nga, galing sa Diyos, kaya nga,
si Kristo, mga kapatid, sa iyong kawamis ng Diyos, kaya na may kasabihan tayo, like Father, like Son, yun yung si Kristo sa kanyang Diyos. Kung paano si Kristo hinubog ng Diyos, nandun din tayo, mga kapatid. Tayo may pamilya din tayo, dapat hubugin din ang ating anak. Katuwad ni Joshua sa 24, Joshua 24, 14 hanggang 15. Diba? As for me and my house, they will serve the Lord. Diba? Isang party ng paghubog yan, yung Dr. Music 7. Diba? Hinuhubog mo yung anak ko. Spiritual gift yan. Diba? Para mahubog mo siya sa spiritual na spiritual, mga kapatid. Sige, yun lang po. Okay. So, every time na magsasalita yung elders, so, yung peace of ministry na parang na gano'n. Kasi alam nyo mga kapatid, baka inisip nyo, peace of ministry na to. For your information, kinala nyo si Pastor Jose de la Cruz. Kinala nyo siya, yung, siyempre meron doon. Ang pangalan ng church ni Pastor Jose de la Cruz sasama, The Progressive Revelation Church. Bunga yun ang Progressive Ministry. So, ang isang dahilan kung bakit na-convert si Pastor Jose de la Cruz na pamangkin ni Pastor Roger de la Cruz, yung Facebook. Sa Facebook kami nag-sharing, sa Facebook kami sa Facebook siya na-convert. Sinare ko lahat ng audio ni Brother Francis sa kanya. Pinakinggan niya lahat. Kasama yung mga booklets, yung mga tracks, dinownload niya, pinrate niya. Kaya, ano lang eh, nanghina lang ako. Ano bakit? 5 years, yun ang na-convert. Doon sa 5 years ministry ng Facebook, that time, na-convert si Pastor Jose de la Cruz. Hanggang ngayon, nagtutuloy-tuloy sila sa ministry. So, huwag niyo maliitin yan. Okay po ba yun? So, yung tracks, buksan na tracks. Okay, buksan lang natin yung tracks. Saan pa makikita yung tracks? Buksan nyo rin sa cellphone nga. Sige nga po. Okay, ngayon nyo dapat buksan ang inyong mga cellphone. Mga holy cellphone. Sige nga po, sino yung main cellphone? Okay, connect sa wifi natin. Kung may data kayo, pwede nyo tingnan. Gaano ba dapat kahalaga ito? Ano ba halaga nito? Isang share lang yan. Pwede nang ipasend to eh. Pwede nang mabuksan niya. Eh bakit nga kayo? Nagsishare kayo ng mga kung ano ng mga picture. Oh, ayan po. Saan makikita? Okay. Puntahan ninyo ang Tokyo Serie Kawakasan. Ito yung ginawa ko kay Jose. Sige nga po. Eh wala po kayo dyan? Puntahan Tokyo. Puntahin nyo nga po sa te. Kahit binubuksan dito, isisingit ko lang po sa clip. Then patawag nga ako ng elders. Si Father Celso ang susunod. Sisingit ko lang sa clip ito. Obvio Seri Kawakasan. Saan ba makikita ang mga audio files na mga sharing, na mga tanong na pwede niyong balik-balikan kay Brother Francis? Ito lang. Type nyo dyan, Ogyo Seri Kawakasan, sa Facebook app nyo, dun sa search, andyan na ba kayo? Wala kayong kaantik na. Paano kayo makaka-imandilize sa iba? O mas may gana kayong tingnan? Hello? YouTube? Gusto nyo panoorin nyo? O puntahin nyo na rin, type nyo Ogyo. Minsan man lang, bakit nyo yung sinasabi ko? Are you there? Diba? Puna ka na tayo. Please, download the latest audio sa files. Ayan. Pakisabi. Paano yan? Pakisabi yung huling files AMR. Pagiging Diyos ni Kristo. Sige, susulat ko dito yung mga sagot. Unahan din siya download. Isang score. Meron kami ng premium. Meron kami ng premium. Pumasok ko na dyan. Pinutin okay. Sige. Sige yan. Tingnan nyo. Nakita nyo yun. Sobrang na-depress. Ayan po, yung audio.
O unahan, sino mauna? Sino ang nakadownload na? Isang point sa isa. Internet. Isang score doon sa unang nakadownload. Sayang, gusto may isa po. Eh, anong kung may pa-premium, ma'am? May pa-premium kami, ah. Nauna na si ano. Pero sino pa? Nauna na download. Hindi. Wala? Pwede mo minsan gumagana rin. Okay, mamaya na po natin. Na hindi ko okay, so, makita niyo po, pagiging Diyos ni Kristo. Diyos ko si Kristo. Baka magtaka yung aking liyot doon sa tanay. Pastor, Diyos ba si Kristo? Diyos ba si Kristo po? Hindi daw Diyos si Kristo. Okay, na-download nyo na? Sino una? Sino na mag-download? Taas kamay. Pag na-play, ano? Oh, si Jim Jim. Si Jim Jim. Papakita lang. Na-download ba? Yeah. Oh, okay, sige. Pa-testing, pa-check sa elder. Check nyo rin! Pa-play. Pa-pastor elders. Pwede nyo rin check. Ngayon po, tapos natawanan ko na sa tanong sir. So, every night, mag, may gitna ako, interval na ako, Facebook. Okay. So, 11th year anniversary ng Jesus Christ Rock of Revelation. Natawagan ko si Mother Cez, no? Para sa 2 minutes message para sa akin. 2 minutes. Praise God. Hallelujah. Ang magandang hapon po sa ating lahat na wala sa buhay na Panginoon na patuloy na nag-alalay sa atin kahit sa oras ng mga sa oras ng pandemic. Iayon lang sa imanakad ng panahon pati ako. Natamaan din ako ng pandemic. Pero yun naman ay isang pagsugo. Sabi na lang. Kung hindi ka patamaan ng pag-ibig, hindi mo maalala ang Panginoon. Pero tayo naman ay naalala natin. Pero dapat ang pagpaalala na yun ay bigyan ka ng kalahagan sa atin. Okay, magandang pag-ari po sa alika. O hapon ba? Ayong topic natin ngayon ay isisip na ako. Ito ay tungkol sa spiritual gift. Ay ang spiritual gift ay ito ay narito na sa atin pero hindi lang gumagalaw at hindi natin pinapakilos sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lang dito ay dapat ipapractice sa bawat sarili sa atin. Dahil kung hindi natin ipapractice ang sarili natin, sabihin, kahit anong klaseng spiritual gift na ibibigay sa iyo ng Diyos, sabihin, wala pa rin ko ito. Dahil, ang spiritual gift na binigay sa iyo, baka ginagamit pa sa ibang kalayaan mo. Kaya ang dapat gawin ay dapat, kung anuman ang mga pinag-aralan natin dito, kung tinuturo sa bawat pastor o mga elders, ay dito, marami rin tayong makukuha na spiritual gift. Kaya kung paano ang ginawa ni Pablo, siya ay isang alipin, alipin siya ng Panginoon na si Jesus Cristo. Dahil gusto niya na ang ibang tao, hindi lang siya ang makatanggap ng spiritual gift. Kaya pinangarap din niya na kahit sa isang saglit lang na pananalita niya, na marinig nila ang kailang mga salita, ang salita niya upang matanggap din nila yung tinanggap niya bilang isang alagad ni Kristo. Dahil siya ay isang servant. Dahil mo lang nang siya ay nag-start ng ebanghelyo, siya ay pumukos na doon sa pangalan ni Jesus Cristo na ang naging dalala. Kahit pinabato siya, nakagaya ng ginagawa rin niya doon sa isang alipin ni Jesus Cristo noong una na inuusik din niya na pinapapatay din niya. Pero nung siya na rin ang nangaral, naalala na rin niya yun. Dahil yun pala, kung ikaw ay sabihin na nandiyan sa iyo si Jesus Christ sa iyong puso, kung ikaw at ang puso talagang nagmamahal sa Kanya at hindi mo na siya ihiwalay, kahit anong gawin ng tao, sabihin, paninindigan mo siya. Katulad kay Kristo, pinanindigan niya na ang Ama
ay nandun sa kanya at kahit sino walang magpapahiwalay sa kanila. Kaya ganyan din ang ginawa ni Pablo. Kaya gusto ni Pablo, sa tema natin dito, hindi lang siya ang gustong makakatanggap o binigyan ng kaluhan. Kung hindi, tayong lahat na mananampalataya at kilala natin si Kristo na dapat natin tutupan at ayon na sa mga turo natin dito sa buko ministry ay dapat natin tutupan lalo na sa ating mga anak. Pero sa akin, may pilyon din ako doon dahil sabi nga na minsan nakakaroon din tayo ng ano sa pamilya natin. Kaya marami rin akong pinyon tungkol doon. Pero pinapanalangin ko rin sa Panginoon yung mga dapat. Magagawa talaga natin. Lalo na mo sa pagtuturo. Kaya sa ngayon nga si Patrick, inaamin namin na dapat kami, sabihin nila, naunahan kami. Dahil kami, hindi kami marunong. Kaya ako, wala naman kung sino ko. Pero yan ang buwan sa kanila, galing Mika. Tinuturuan na niya ako, pero problema lang. Hindi siya makatutok dahil minsan may nakat sa tiyan, may gawa. Sabi, kung may siguro kung may steady ako na cellphone, yung tinuro niya na pupunta rin na rin, siguro ma-reshock ko natin. Pero wala tayong sariling cellphone, dala-dala lang nila. Parang, kaya kailangan din na, no, pag-aaralan kung paano gagawin, kung paano natin pupuntahan yung gawain na yun para sa ministry natin. Hindi man lang sa pamilya, kundi lahat ng mga Kristiyano dapat ay gumaganap yan. Lalo na sa mga young people, ay dapat tutupin sila dyan. At yun ang sabi ni Brother Padre, kailangan din tulungan yung mga nanay at tatay na hindi pa nila alam gumagamit ang mga Kristo. Kaya yun lang po sa akin, para bilang sa pambatid sa ibigawas natin na pagsama. So, tanong sa Facebook ministry. Sino mga naka-attend sa Facebook ministry? Taas kamay! Ba naman kayo? Unahan daw doon. Unahan nga eh. So, ano po ang tawag? Ito, tanong ko ito. Unahan, sulat din pangalan. Yan na makakasagot. Ulitin ko, napakahalaga ng social media sa kalagayan ngayon natin. Kasi bakit? Pandemic. So kung hindi kayo matututo ng ministry niyan, ang ministeryo ninyo ay traditional pa rin. Hindi nyo kayang pumunta ng summer. Bakit? Haharangin kayo doon. Pero kung may Facebook ministry, may social media ministry, kaya nyo mag-evangelize using your Facebook. Amen ba yan? Amen. So, ang tanong, kasama yung mga nanay, lahat po kayo kasali. Ano ang pangalan ng group sa Facebook na doon po makikita yung mga English lamang na tracks, e-book. Okay, nauna si Sister Anne. Sige, nauna. Si Buntis nauna. Pakihan mo yung pangalan kasi. Oo. Oh, bago manganak si Sister Anne, may preview man lang. Oh. Okay, so gano'n lang yung tanong ko muna. Pero maganda, buksan ninyo ang Progressive Revelation Ministry is meant for those foreigners lamang na nag-i-English. Hindi po doon pwede. Mayroon gumamit ng Facebook ko, in-upload doon yung debate ni Alvin sa kanilang nasan. Sino ba yung gumamit mo? Burahin na lang yan, burahin na lang. Okay. Saan nilagay? Sa Progressive Revelation Ministry. At Tagalog. Tagalog yun. So, nandiyan po ba si Brother Ricky? Umalis lang. Babalik. Okay. Unahan download yung patriarchal training practice. Natawagan ko si Brother Dennis.
Bro, testimony at mensahe. Chip, bro, palapakan natin ang buhay ng ating mga. Ha? Kasi pa, pangkalata naman. Magandang hapon po sa inyo mga kapatid, ma. Respected na ako po ay masasalita. Alam niyo po, yung ating ministry na binabalik ng kapatid na may namin, nagawa na rin po namin yan noong after lockdown, before lockdown. Ah, yung lockdown pala. So, masaya kami kasi nakabuto kami. Ako nag-umpisa na isip ay tutupan ko siya sa Wikipasa. Noong inistra sa ako ni Father Francis na isang oras sa iyo, isang oras po sa Rihanna, kay Raja, kay Joyce, dapat tapat na oras. Sabi ko, Father Francis, pag-aaling muna natin ang contact. Pwede ba ako sa oras muna sa umaga, sa oras muna sa araw, kasi hindi ka kaya nito punta ng bata. Kasi dahil hindi siya nasanay na rin, kaya nagpipasa ng bata pa. Nung una, Brother Francis, kalakal ating oras lang pinubukan ko. Nainip siya. Pero later on, nung tinagal-tagal naman namin, isang oras na sa akin, minsan nakakatatong oras na may kaya ate, kaya ang sa akin. Nag-enjoy na siya. May pagkainip pa rin siya kasi tinitignan niya yung oras eh. Pero, nandun pa rin yung walang dahil wala sa pagawa. Talaga natapos niya. May mga ilang video ako sa cellphone ko. Hindi ko lang na-post. Ewan ko na-post ko sa Facebook ko. No? So, nung lockdown ko, nagsimula ng March, di ba? So, nakapagsimula pa ako na siguro mga last week ng March hanggang mag-isip, magtrabaho muli ako na tinawagan ng itong May. So, tuloy-tuloy po yan. Tapos, makikita po nito sa post ko lagi na yung mga ko gusto niya mag-uwet plato. So, binigyan ko siya ng mga tool na gusto niya para laro lang sa kanya. Nakuha ko din yung mga bata, si Ate Sihana, masumpak sila. Talagang ginagawa nila. Doon po talaga yung tenay na katutok ako. Wala silang pakapigos. Wala po matay. Ang bakante lang nila yung magpapahin na matutulog. Then si Joy naman, meron binigay na task ni-ready sa kanya para spread si anak. Si Hannah ang nagtatag-tosentron, si Joy naman ang nag-edit. Kita ko kay Joy na enjoy siya dun sa ginagawa niya. Kahit siya na-re-record dahil hindi siya nagpapabasa report kami nila sa atin eh. Yun pa ang nire-report ni Joy. So nakita ko naman yun. Bagamat may konting struggle kami pero maganda po yung programa. No? Pero ang testimony ko dito mga kapatid, maganda yung programa pero yung, kung yung magpapatupad ay hindi maganda, yun ang questionable. Ibig sabihin, yung bawa ako po, yung ipapatupad yung programa ay okay. Pero kung ako mismo na nagpapatupad, hindi maayos yung pagpapatupad ko, sino ang extreme doon? Ako ba o yung mensahe? Yun po ang aking masasabi. Napakaganda po nito. Talagang kahit ako, nag-enjoy din po ako dyan. Tapos, utos ni Father Francis, disipulo alok. Si Hannah, nag-enjoy siya kasi maraming nagtatagayan dahil palibasa si Hannah ay padalagan at medyo may kagandahan. So, na-attractive sa kanya yung mga ibang... Maraming naging ka-sharing. Oo, maraming siya naging ka-sharing. Kahit si Jenny Muho, nagtatatanong na sa akin siya, ano ba, Dennis, ano to? Nagbibigay naman sabi ko, kaya ko pa sagutin. Sabi ni Hannah, hindi po eh. So ako naman, bigay na niya sasagot kay Hannah. Even si Ate, may mga... Meron po siyang pagkamabagal na mag-type. Pero natutuwa ko sa bata ngayon kasi kahit na may siya ay medyo makulit, nahubog po siya. Alam niyo po ba, nakating testimony, itong bata ko si RJ, dumating po sa akin niya na hindi ko alam kung ilang taong kukulang siya o patatla taong niya ito, okay. Hindi siya marunong magbasa. Kasi siyang ang mama niya, ay nagtatrabaho before na iwan siya doon sa papa niya. So, maaaring hindi nag-agay sa mag-aaral. Nung dumating sa akin, nagkaroon ako ng burpee na siya ay pinipipasa.
Alam niyo po, yung batang yun, ang galing niya na, kahit English. Even describe po, describe ng mga audio programs, describe ng mga kapatid natin audio. Ang galing niya mag-describe kahit ng batang yun. So, alam niyo po, maganda yung programa kung tayo ay titignan ng namin mabuti. Yung effect sa bata. Kasi sila, enjoy sila eh. Then, may binigyan mo kasi bago dito na sa PDT ni RJ, pagkatas mo ng PDT, every day, magpapasa si RJ ng 5 pages ng doon sa Bible, sisimulan niya mula sa Genesis. Hindi ko lang alam, hindi ko na itanong kay RJ kung saan na siya natapos, pero nakita ko halos nasa kita na siya, nasa mo na yata siya. Minsan, tinatanong ko, RJ, ano yung mga natutunan mong chronicles doon sa nabasa ko? No, kay Adan, kay Noah, kay Jacob, kay David. Nahi-report yung bata. Ibig sabihin, maganda po talaga. Kaya lang, natigil sila kasi yung tingnan po sa kapita ay medyo hindi stable na mawala-wala. Kaya sayang lang yung data ko. Pero, ang himo ko lang mga kapatid sa inyo, lahat po sa akin ng kalagayan, mga elder, sana po, nakikiusap po ako sa inyo. Tulungan po niyo si Joy. Hindi po ako magbabanggit ng anong problema, pero alam ko, alam niyo, may problema po ako. Kaya lang si Lord. Hinihiling ko lang po mga kapatid, kailangan ko po ang tulong nyo ngayon. Para sa aking asawa. Gusto ko po siyang may balik sa dati nang ginagawa. Kasi ako po yung dahilan. Ayoko magbanggit ng problema ko sa inyo. Hinihiling ko lang po mga kapatid, mga kamanggagawa, elder, mga young people. Tulungan niyo po sana si Joy na malipat. Yun lang po ang aking hiling. Tulungan niyo po ako na makiusap po ako sa inyo. Ako nagpapasalamat po kay Father Balut kasi siya po yung naging way para po ang aking asawa at ang aking anak ay mapunta rito. I-invite si Father Balut para magluto. Dahil sabi ni Father Balut, ang English niya nagluto ni Sister Joy. Pero pakiusap ko lang po, pagbalasan kita niyo naman po yung asawa ko. Kasi ako, hindi ko siya masyadong matutupan dahil nagtatrabaho po ako. Eh di po ba yun mga kapatid? Tulungan niyo po sana ako kasi gusto ko pong maibalik yung programa. Yung dating sigla ni Joy. Na ginagawa niya yung assignment nila. Nagka-problema lang po yan dahil mahina po ulit. Ako iniiyak po kasi sabi ko, Lord, huwag sanang mawalan ng kwenta yun. Walang knockdown. Tapos kakainin lang ang paaway. Hindi ako magbabangkit ng problema. Ang problema ay nakakasira. Ang gusto ko dito, tulungan niyo po ako. Hindi lang ako. Gusto ko lang po maibalik yun. Wala naman ako itong hiling eh. Yun lang po mga kapatid. Maraming salamat. Parmen, yung admonish each other. Yung, sa totoo lang, malaki yung damage. Upon each other. Noong pandemic. Akala ninyo, okay, nandun na kayo sa bahay, tapos magkakasama kayo. Pero wala kayong devotion, wala kayong patriarchal training. Si Brother Dennis mismo, makita ko talaga ang pamilya niya na masigla doon sa Facebook ministry. At napakalaki nung epekto. Pero nung tumigil sila, masasabi ko, kung nagtuloy-tuloy kayo sa hukom, hindi magiging ganyan ang result. Hindi dahil mali yung pagganap nyo. Hindi kayo nagpatuloy. Hindi kayo sumangguni. Hindi kayo humingi ng tulong. Nung during na nakaramdaman nyo na yung lukewarmness.
So, hindi pagpapatupad yung mali. Ang pagpapatupad, nagsariling discontinue. Amen po ba yun? Yung lahat ng ginawa ni Brother Dennis, sama yung lahat. Ang problema, tumigil ka. So, narito kami. Lahat. Lahat pa kayo? Lahat tayo magsishare. Kung nandiyan kayo sa taas, mag-sharing po kayo, mga kapatid. Huwag niyong pag-usapan yung buhay-buhay lamang na hindi makakalakas sa isang kapatid. Amen po? Nung lockdown, dapat nagkaroon tayo na tunay na prime time activity sa bahay. Ibaka nag prime time TikTok activity. Prime time TikTok. Challenge TikTok. Acha. Prime time bida. Ayan, prime time bida. Nanood ng mga telenovelas o pagkakataon ng laptop. Kasi ang higpit-higpit eh. Hindi totoong mahigpit. Sakal. Isipin pa sakal. Hindi sakal. Hindi kayo winang man-rule ni Brother Francis. You have all the free will. Ang problema, ayaw nyo sumangguni. Nung nagka-problema, masisisi pa ko kung yung programa. Na unang-una, kayo ang gumawa ng problema nyo. So, suggestion ko, tulungan natin si Brother Dennis. Naramdaman ko na yun. And I'm very concerned kasi kapatid girl, na matagal na kami magkakasama. Tapos makikita ko siya, nandulupay-pay. Masaya pa kayo mga kapatid. Hindi, tulungan natin siya. Mag-admonish one another tayo. Puntahan natin, dalawin natin si Joy sa Amadeo. Sinong pumunta doon? Kuya pa doon lang nakapunta. Layo kasi. Si Brother Dennis ang lapit. Sa yan lang sa Pernik. Yan lang pala siya nakatira. Puntahan natin siya. Ngayon kaso, hindi pa yata pwede lumalaw. Ang gagawin ninyo, Facebook Ministry. Amen? Amen. Sinong nag-message sa kanya one time? Bro, kumusta devotion? Kumusta ang pamilya? Sino nag-record? Ay, so wala pa rin yung ministry sa Facebook. Sino ang nag-record ninyo? Kumusta ang trabaho mo? Kumusta ang picture natin? Kumusta yung views natin sa TikTok? And I'm condemned ah, yung klase ng spirito ng ganyan. Nung lockdown, ano yung pinagkagawa nyo sa buhay? Pagkakataon na, wala na, wala na, mobile class. Sige. Mobile legend. Hello? Nasira na pamilya mo, mobile legend ka pa yung mobile legend. Tapos, ayaw nyo, tingnan to. Walang kwenta, Facebook Ministry. Tapos, pagka may problema, lapit. Dapat talaga lumapit. Palapakan natin ang buhay ni Brother Dennis. Kasi, sino handang tumulong sa kanya? Walang handang tumulong bro? Sino handang tumulong? Mag-admonish, magpaalala sa Facebook lang, Messenger lang, message nyo si Brother Dennis. Sino may Facebook dito? Lahat tayo may Facebook. Bunti mo si Andre may Facebook. Bunti mo anak natin may Facebook. Bakit hindi magamit ang Facebook, ang Messenger, doon sa pagpapaalala sa kapatid? Eh, nagagamit lang sa worldly. Masaya kayo yung anak nyo, ginagamit lang sa worldly yung Messenger niya. Okay lang yan, bata pa naman. Sabi ni Brother Barnum, anong sabi ni Brother Barnum dyan? Inaano niya? Anong sabi niya? Yung mensahe niya? I indict this age. Generation. This generation. Why? Lukewarm.
Lukwat magpaalala sa kapatid. Walang pakialam. Sino walang pakialam sa kapatid? Pero pakialam ko. Ganito ang laging katulad. Pakialam ko sa iyo, hindi naman ako ikaw eh. Hindi naman pamilya kita eh. Walang pakialam sa kapapamilya. Gusto pa makita ma? Lugmo. Oo yan. Yan ang ministry niyo. Bagkos dapat tulungan. Ngayon, nakikiusap si Brother Dennis. Tulungan niyo. Mag-recon kayo sa kanya. Sino nag-recon kay Hannah? Sino nag-recon kay RJ? Mga young people. Tanungin mo. Sino nag-recon? Mga magulang na nanay. Sino nag-recon kay Sister Joy? Wala. Mga manggagawa. Sino nag-recon kay Brother Dennis? Eh, hindi pa ka manggagawa natin yan. Wala ko pakialam, malakas na yan. Ganun ba dapat natin gawin? Balik na naman. So mga kapatid, ang isang paalala dito, admonish one another. Exhorting one another. Kapag tayo daw ay nagkakasama, nagkikitip, nagkakatipon, huwag worldly pag-usapan. Ano dapat pag-usapan? Salita ng Diyos, sharing. Kumustahin yung kalagayan niya. Amen po ba? Si Brother George naman. Brother George, kumusta po ang pamilya natin? Okay. Tinatawag ka na sa harap. Ikaw po. Sunod si Brother Madena. Last na yata yun. Kanya pa yung ating mga pastor. Ang topic natin ngayon ay 11 Thanksgiving. Salamat mga kapatid, bago tayong 11. Ang isipin natin hanggang kailan to? Tapos ba ng 12? 13? 14? Parang hindi na yata apat ito. Dapat nga, magpa na ito eh. Tumapos na dito para matapos na yung mga pagluluha. Yung spiritual gift, to the end, you will be stopping. Bawat sa atin, may spiritual gift tayo eh. Yung spiritual gift na yun, sabi, binigay ng Diyos yun sa atin para tayo maging ano? Maging matatag? Tama ba, Barmasin? Paano yung spiritual gift na binigay sa'yo, hindi mo ginamit, pagharap mo dito, luwaan ka talaga. Diba? Ngayon, naka-11 years na. Tuwing harap ka dito, luwaan. Pagkakagiyat na naman talagang kanais-nais. Dapat, ang tatas mo, success. Diba ganun? Ano ba ito, Francis? Ito sa akin, sabagay, hindi na... Ganun talaga ang buhay sa pag-ibang-laban sa mundong to. Merong tao dito, parang naalala ko yung drama. Yung mga senior citizen. May drama ako na pinanood noon. Ang pamagat noon, naalala ko pa ngayon, baka lang ito ni Pastor Duming, Pastor Rula. Mga senior na mga senior dito eh. Alam pa kung ano yung napanood ko sa aming Francisco na ang Valtteri ay apat. Pakinggan. Ito, pakinggan natin ito mga kapatid. Nasabi doon, sa bawat hakbang, may bigo at tagumpay. Siguro, yun lang. Amen. Alam ba? Simple lang. Pero, may gusto sabihin si Brother George. Gusto niya sabihin. Siguro, laban. May gusto naman niya mag-end. 2021 ba? Not sure na ba? Is this it? Ano na ba? After this? Wala na ba? Are you ready, mga kapatid? Yes. Are you ready for the rapture? Yes, we are. Sasama. Unahan download. Pag-PDA. Okay. So, bago tayo mag-tawag ulit ng panibagong elders. Lalapit yung okay. Balik ako dun sa tanong. Sige. Okay. Okay, papakita ba na?
kailangan. Hindi, kaunahan daw ito. Una akong lapit lang pakita sa'yo. Okay, sige. Okay, nandiyan pa kayo sa cellphone niya. Paki-open yung cellphone. I-announce okay. Mo ito ay pa-premio. Okay, nasa yung pa-premio? Huwag ko na sabihin. Ako na magsabi. Sige, may pa-premio tayo dun sa tanong na ito. Una. Habang may interval kasi yung ginagawa ko. Unahan okay, tayo. Ng bawat elder na mag-sanshire, may tanong tayo at may premio tayo. Okay. So, ang tanong, paunahan to ng pag-download. Okay? So, okay, paunahan mag-download. Hawak niyo yung cellphone ninyo. Andyan pa kayo? Hello? Andyan pa kayo? Ayaw niyo buksan yung cellphone niyo ngayon. Pero pag sinabi yung huwag buksan, bubuksan. Pero pag pinagbubukas, ayaw bubukas. Sige, buksan ang cellphone. Buksan sa Facebook app. Then, ito yung gawin. Pumunta kayo. Paunahan mag-download na Patriarchal Training Aspect Tracks. Then, pwede niyo ipakita sa akin na nauna kayo mag-download. Sige, punta kayo ngayon po. Punta kayo ngayon. Paunahan na. Lapit dito lang. Okay. Lapit na kayo dito, pakita niyo na download ko yan. Paunahan, please. Okay na. Pakita niyo sa akin. Lapit lang. Bakit tayo hindi pakita? Lapit dito. Mother CJ, meron na? Titignan natin. Ayaw. Na-download lang. Patriarchal Training Aspect. Ay, Ben, nasa word na yun eh. Ben, sa cellphone. Pakita nyo. Papakita lang. Pakita. Baka iba yung tinitingnan nyo dyan, na hindi kayo makapagpakita. Ipakita mo nga! Kaninong cellphone nyo? Ay, papa niya! Okay, sige. See? Sabi. Okay. Ay, sapa! Audio naman tayo. Audio. Sige. Ipe-play. Okay. Download kayo ng isang audio. Kahit anong audio. Tapos i-play nyo sa akin. Kailan naririnig ko. Kasi pagka nagawa nyo yun, perfect na. Kaya nyo na makinig doon sa mga audio mo. Punta kayo dito, pakinig nyo sa akin yung salita, then kayo po yung score. Lalapit, hindi lang. Dito lalapit. Pagkinig yung perfect na dyan. Sabi ko dito. May problema sa Chrome mag-download. Kasi hindi pare-pare. Alam nyo na, in-explain ko na yan kung hindi ma-download sa app dahil pupunta. Sa Chrome. Pambilis nito. Parang makasigla tayo dito. Okay. Okay. So, this is the final section ng Kokyo. Paunahan ng groups na masasabi ito. Anong groups ito? Okay. Members of the company are disqualified from joining the promo. Okay. Anong group? Employee. Anong group? Last question din, magmumag tayo sa elder in our business. Anong group? Makikita ang mga English videos. Okay, doon na si Tabi. Alakasan din ang boses. Alakasan din ang boses.
Yung gano'n na rin yung mga isi. Hindi kasi nasaya. Hindi sinasabayan kasi kaya si David talaga yung kanina. Hindi ko favorite si David. Mas favorite ko pa nga si David. Si Rapra. Pero narinig ko siya. So hindi ako bayan. Si Rapra dapat talaga. Okay. Okay. So, hold your emotion. Okay. So, mamaya i-detectero sinong nanalo. So, okay, tatawag muna tayo ngayon. Nandiyan na ba si Brother Ricky? Wala pa si Brother Ricky. Tatawagin muna si Brother Madera. Asan na? Dito kasi. O sige, wala pa si Brother Madera. Ayan. Okay, bro. In 2 minutes. Pasensya na, maigli lang talaga ang binigay ko eh. Kaso ang haba nila eh. Okay, Brother Madela. 10 minutes naman? Pero kasi kaya ko din siya. Okay. Talapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. So, para sa akin, sa Diyos dapat kayo pumalampat. Amen. Hindi sa akin. Kasi ako yung isang tao may kasiraan. Amen? Lahat tayo may kasiraan. So, yung palampat natin sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, testimony lang ako with regards dito sa ano bang ano natin? Ano bang tema natin? Pasensya na, wala akong alam. A spiritual gift. To the end, ye may be established. Impart spiritual gift. So, sa Romans 11, no? For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, that ye may be established, and that is, that I may be comforted together among you through faith in one another, both yours and mine. So, napakaganda nitong mga talata. Kung atin lang nanamnamin, no? Mapapakinabangan natin itong mga talata na to kung atin isinasabuhay. Una-una dito, maging totoo ka sa Diyos. Amen? Huwag mong dayain yung sarili mo. Sarili ko, sarili natin lahat. Kaya minsan, dinadaya minsan yung sarili natin. Amen? We act like, na alam natin, nasa lipstick na lang. But, hindi pala. Tama? Inaakuan natin yung mga bagay na akala natin tama, yung pala ay mali. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo sinasabi ko? So, yun yung isang trahedya sa buhay natin. Kaya tayo failure. Amen? Yung mukong natin ay mayroong 5 kategory. Alam niyo yung 5 kategory? Ano yun? Ano yung una? Ano yung unang 5 kategory? Hindi ko alam. Doctrine. Pangalawa? Berian. Pangatlo? Ha? Sino sabi pag-resip? LCM, PTA, Progressive Ministry. Sa awa ng Panginoon, sa 3 buwan na hindi ako pumunta dito, wala isa man sa inyo tumawag sa akin para kumustahin ako. Ganun ba yung progressive ninyo? Hello? Ganyan ba ang progressive natin? Hindi ako nag-sermon dito. Pinapaalala ko lang kung ano yung programa na pinapaintindi sa akin. Tama? Berian. Anong ibig sabihin ng Berian?
Ano ibig sabihin ng Berean? Lawag na po, kung gusto mo matan. Brother Patrick. Pero ano, sa akin sick. Ano na? Sa akin yung sick. Sarado. Open-minded, ramboy. Pagsasaliksi? Ano pa? Open-minded? Sana si ano? Brother Jim? Ano yung Berean? Pagiging humble? Ano pa? Brother Rob? Ha? Sumusunod? Masunod rin ba tayo lahat? Hello? Masunod rin ba tayo lahat? Ha? Mapagsaliksik ba tayo lahat? Kung mapagsaliksik tayo lahat, alam na natin lahat. Tama? Pati doktrina natin, alam na natin. Ha? So, yung limang kategory na yan, ay binabahagi, binigay sa atin to impart, to establish the gift. No? Sa pamilya natin, paano ka mag-implement sa pamilya mo? Ako, bagsak ako. Sabihin ko sa inyo. Pero sinisikap ko na gawin yung programa na pinapagawa ng Diyos para sa atin. Kasi bakit? Nasa kamay ng magulang ang pagpapatupad ng isang programa ng Diyos. Sino nakalam nito? Di ba magulang yung iniwanan? Usahin natin yung Exodus. Deuteronomy chapter 6. Pakibukas ako at Brother Patrick ay pakibasa Deuteronomy chapter 6. Ito yung imparting the gift sa pinakababa. Chapter 6, ibinigay ang utos kanino? Verse 1. Hanggang 6 ito, hanggang 7. Okay, makibasa ko. Deuteronomy chapter 6. Open ng Bible. Pakibukas ng Bible, makibasa. Verse 1 hanggang 7. Oh, isa-isa na lang kayo. May mga hindi ako kilala dyan. So, pasensya na kung hindi nyo ako kilala. So, kilala ninyo na lang. Oh, verse 1 ikaw, verse 2. Sunod-sunod na lang. Now, these are the commandments, the statutes, and the judgment which the Lord your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it. Okay, isa-isahin ko. Ang sabi dito sa verse 1, now these are the commandments. Ano yung utos? The statute and the judgments which the Lord God commanded to teach you. Ano ba yung ibig sabihin ng teach you? Alam niyo yung ibig sabihin ng teach you? Yung teach, yung word na teach. Alam niyo yung ibig sabihin yan? To teach, to learn. Alamin. No? Alamin. To teach you, to learn. Ano ba yung pag-aaralan mo? Ano ba yung dapat mong alamin? Pag inalam mo ba hanggang doon ka na lang ba? Ha? Nagkaroon ka ng karunungan hanggang doon na lang sa karunungan mo? Anong kasunod nun? Dapat i-acto mo. Tama? Ina-acto ninyo. Yung inyong mababasa, yung inyong itinuturo sa inyo, dapat ina-acto na ninyo. Kasi kung hindi, hit knowledge lang yun. Oh, ilang taon na yung hukom? Oh, may epekto ba ba? Yes, of course, sa iba may epekto. Pero yung iba nakatingin sa inyo. Okay? Napakalaking impact nito kung hindi ninyo gagawin, sinaulo lang ninyo at hindi nyo inaktuhan ng sarili. Teach you or to learn that he might do them. Ito ang sinabi nito, do them. Gawin na ninyo. Kailan pa kayo gagawa? Huwag patay na si Brother Francis. Patay na kami lahat. Di ba? Kailan pa tayo gagawa? Magulaw na yung mundo, saka lang magkukumaho.
Kung kailan na nahiwalayan na tayo, saka lang tayo iiyak. Di ba? Habang may time pa, gawin nyo na. Sino makaka-resolve dito? Ang makaka-resolve dito, hindi yung kapitbahay mo. Ang makaka-resolve dito, ikaw mismo sa sarili mo. Maging totoo ka lang sa Diyos, huwag kang ipokrito. Di ba? Ganyan yung kalagayan natin. Pasinsyahan tayo kasi yun talaga yung nakikita ko sa atin. Okay? May time pa ako? So, that thou mightest fear the Lord thy God to keep all the statutes and commandments and thy sons, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. Mahaba ang iyong buhay. So, wala na akong time daw. Yun lang siguro. Pasinsyahan nyo na. God bless you all. Okay. So, tama yan, ano? Sinasabi ni Brother Mandela. Pero, kailangan mo pa rin ng patuwa. Hindi mo kaya sa sarili mo. Amen ba? Sabi ng Bible, admonish one another. So, you need your brethren to be strong. So, mayroong dealing ang Diyos sa iyo, kaya, magiging sariling diskarte yan kung hindi ka lalapit dun sa nakakana. So, halimbawa, kahit alam mo, ayaw mo lumapit dun sa hukong. Ayaw mo magpasakop to. May sarili ang diskarte ko. Ayaw ko. Kaya, Father Dennis, tama yung ginawa mo. Humingi ka ng tulong. Hindi po natin kaya sa sarili natin. Kung tayo lang mismo ang gagawa ng paraan. Amen po. Kaya nga may mga mensahero eh. Kaya may sinugo ang Diyos ng mensahero, eh di desin sana, sarili mo na lang yun at may revelation directly from God. Kung wala si Brother Branham, hindi nyo matatanggap ang intercessions. Eh di ba, sarili mo naman, kaya mo naman malaman yung mystery ng Diyos. Hindi. Ay ginagamit. Talaga. Amen. The messenger is not different to the message. So huwag mong pamuhian yung mensahero. What boss? Mahalin mo. Amen. Anong dapat mong gawin? Sumangguni. Yung nagsasound ng alarm. Alam niya yung kalagayan mo. Lapit ka. Anong gagawin ko? Kasi minsan, hindi natin nakikita ang ginagawa natin. We think that it is right thing. Akala natin, binanggit nga ni Bobby Madera. Akala natin yung ginagawa natin, tama. Amen ba? Pero sariling diskarte na pala, mga bro. Yes. Ito, direkta sa inyong lahat yan. Kasama ko. Akala natin, tayong lahat, akala natin, we are strong, we are enough, we have this, we have the message. We have the application, but, sa healing, discarding mo lang pala yan, kapatid. Eh, hindi ka lumapit sa hukong. Ano ba yung hukong? Binanggit yan ng Biblia. 1 Corinthians 6, verse 1 and 2. Ano po? May hukong sa church. May hukong ministry. Napakakapag sakdal yan. Ito, matagal ang issue. Yung hukong ministry ba yung makakasakdal at hindi yung fivefold ministry? Yung fivefold ministry, ang concern niyan, hindi doktrina lang. Turo ka ng turo, hindi mo kayang i-apply sa pamilya mo. Hello? Ang fivefold ministry ay kaluluwa ang kanyang concern. Amen. Hindi niya papayagan yung kapatid niya mahulog sa kasalanan. Sasaluhin niya. Sometimes, we have the knowledge. Alam, kahit alam mo pa yan, pero mahina laman mo, hindi mo kayang gawin. Amen ba? Kahit alam mo, kahit you have the knowledge. Pero, kung walang admonish one another, laglag ka pa rin sa katibong ng tao. Ano yan? Nicolaitanism.
sa healing, diskarte mo lang yan. So, I admonish you, brothers and sisters, to ano? To admonish one another. Hebrews, ano ba yung palatapos doon mo? Admonish one another. Hindi ba tayo isang katawan? Amen ba? Huwag mo sabihin, isa ka lang sa, isa lang ang taong katawan ni Kristo. At sabi sa Ephesians chapter 4, they are fitly joined together. Hindi yan naghihilahan, hindi yan nagsisiraan, hindi yan napapahinaan at papalakasan. Kaya kasi Father Dennis, bro, alam mo, parang ano yan, dinig na red light eh. Munti ka, malapit na eh. Mabuti, nag-sound alert ka na. Mabuti. Umano eh. Nakapreno pa. And I do believe, ang Diyos ang gagawa sa buhay mo, bro. 100% yan, bro. The message is vindicated. Kaya, okay. Magtatanong ulit ako sa Facebook ministry. Okay. Sagutin niyo po, no? Kasi meron ang isang naka-one, naka-lead. Si David. Grabe, si David. Okay. Ang tanong. Saan matatagpuan ang mga database ebook? Hindi kasali yung ano, staff. Hindi kasali. Sige, the employees of the company are disqualified from the promo. Sister. Hindi kasali na. Express yun. Punta tayo sa Facebook ministry. Sige na. Punta tayo sa Google na. Alam nyo, ngayon lang tayo nagkaroon ng ano, kaya na lahat kayo, nakikita nyo yung ministry ng Facebook. Sige na, paki-open. Ngayon to sa Google. Busog. Hindi ako kumain ng kanin, sabaw lang. Okay, balik ka doon. Sige. Hindi, balik ka sa Facebook lang. Tapos, sa Facebook mo mismo. Okay. Hindi. Hindi ko niya. Okay, sige. Anong kaibahan ng database sa Trax? Okay, ano? Ito yung tanong. Ano yung kaibahan ng database sa Trax? Paganda na sagot. Hindi ka nga kasali kasi ikaw ang isang. Pwede, pwede na. Paganda na sagot. Sige. Last na sila. Oh, DP. Yes. May pwede ko ba bawasan? Lakasan mo tayo nga. Ayun. Ano kaibahan ng database sa Trax? Database na rin yung mga conversation kung saan yung kulang. Tapos yung ano? Wala. Mga kayo. Comment, tapos yung conversation. Comment thread. Hindi. Wala mo nga kasi doon? Hindi naman yung isap lagi. Ang dami mo. Wala nga nga lang. Eh, pwede ba puntahin niyo yung inyong mga cellphone ngayon? Punta kayo sa app. Tingnan niyo. Pwede yung notification na pumunta kayo sa app. Ay, niyo. Pag kayo, sinabi, huwag kayo magbubukas ng cellphone. Dapat kayo nagpipili. Pahapon sa elder kung hindi naman. Pupunta sa app. Sige, check nyo yung cellphone nyo and pwede nyo mahanap yan sa Progressive Revelation Ministry file section. Ang tanong ko, anong kaibahan ng database sa Trax? Maraming sagot nyan, so paganda na sagot. Wala? Hindi ka alam yan? O tingin, lahat tingin. Ati? Mother George, alam ko ba? May cellphone ka dyan? Ay sige, pakipukas po mo.
Silipin yung database. Anong bubuksan ko? Bubuksan niyo yung Facebook app, then put type niyo Progressive Revelation Ministry. Then okay, dito na lang. Ito yung Progressive Revelation Ministry. Files. You have all the sharing, tracks, andyan na lahat yan. Just one click, click lang. Makikita niyo yung mga mensahe. Tapos naghahanap ka pa ng kung ano ng mga mensahe. May clinic nga ko doon sa Progressive Revelation na kurahan yung... Sabi ni Pastor Jose, testimony ng bago siya. Alam niyo ba, sabi ni Pastor Jose, wala na daw siyang makita ng ibang mas malalim pa kung Brother Francis. Nag-aanap, bro, wala na bang mas yung progressive pa? Eh, hindi pa siya naglalabas eh. Wala na siya makita ng iba eh. Sabi ko, manis na, paulit-ulit na lang yung iba, manis na. Hindi si Brother Francis. Sa lahat ng end-time message churches, wala siyang makita, di ba? Eh, alam niyo yung Serentanism eh. Alam niyo yung may Tony Corralan eh. Na halos hawig doon sa Arianism. Narinig niyo na ba yun? Pangayon, lahat tayo mga kapatid, narinig niyo na ba yung Serentanism? Narinig niyo na ba yung Nestorianism? Nestor. Hindi. Aral talaga yun. Pangalan ng aral yun. Yun ay pangalan ng tao kinapit doon sa aral niya. Nestor yan. That was 380 pa. Lumabas na po yun. So, yun. Kaya, dito, sa Progressive Revelation Ministry, pwede kayo dyan mag-check. Itong mga database na to, mga sharing niya ng mga end time believer na pa-sharing ni Brother Fancy. At ulit-ulit ito. Inuulit-ulit ko kasi may CP ang Facebook Ministry to evangelize others. Eh tayo, ang gagawin natin? Part din natin na tayo din ay maging participant. Okay, sige. Walang makapagan eh. Walang makasagot. Sige nga, sagot. O, oh, yun, tracks. Siya lang ang may sagot, siya may score. Ano, sige, sige. Sa database, yung ano, yung conversation ni Brother sa ibang mga entities. Okay. Pinagsama-sama din yung pinagsama. Ano yung tracks? Tracks, yung mga sinis sa Dr. Wala sa Munyon. Sige, si CJ. Okay, si CJ. Tinatawagan ko yung tayo, ano? Maghahandugawin. May maghahandugawin. Okay, sige. Other church? May maghahandugawin. Tinatapos, dalawa? Meron daw. Bebe, kung ready kayo? So kung hindi pa kayo ready, itatawagan ko muna yung view. Ready na kayo? Hello. Okay, kapag kayo po ay kumakain, itatawagan ko may dalawang mga tulawin. Max.
kuwat kayong tatlo. Kasi kung sabihin mo kayo, tita. Sabihin mo kayo, tita. Bakit? Eh, dili-dili. Hindi yung delay. Hindi yung delay. Dapat boosters day pa lang tinatawag na. Mother, kami na delay. Pwede pa. Basta 30 seconds lang. Thank you.
Praise God. Thank you. Okay, so tayo ay dadako doon sa pang-elder. Sir Leeds. Tinatawagan ko si Pastor Padong. Wait, 2 minutes. Saka doon sa mensahe. Dahil we have... Actually, ito yung araw na, kumbaga, araw-araw naman, supermakas mo, araw-araw naman tayo nagpapasalamat. Siyempre, sa ating mga personal devotion sa Diyos, nandoon yung lagi natin pasasalamat sa Diyos. Pero ito yung pagkakataon na mayroon tayong fellowship, nagkakasama-sama tayo para ipunin natin yung mabutihan ng Diyos sa ating buhay. Nasa 11 years ay natili pa rin tayo na nakapaglingkod sa Diyos. Malaking privilege na ito, mga kapatid. Kasi alam nyo, bakit sabi natin privilege ito, mga kapatid, sapagkat tayo nandito pa, kahit pa man lumanas tayo ng maraming bagyo, maraming mga pagsubok, mga uno sa buhay, pero hindi tayo natinag, mga kapatid ko. Amen ba kayo dyan? Bakit tayo nagpapasalamat? Kasi nga, nanatili tayong nakatayo sa biyaya ng Diyos. Hindi sa ating sarili. Kasi alam nyo, marami ngayon ng mga Kristiyano na talagang totally backslide talaga. Diba? Pero hindi ito pagsasaya, salaman, o ano pa man, nakarami tayo ng 11 years, kundi ito'y pagsama-sama na nagpupuri, nagpapasalamat tayo sa Diyos. At higit sa lahat, ang ating pagsama-sama, nawa, dalangin natin na lubos pa natin na magawa yung mga bagay na pinakamahalaga, pinaka-importante na dapat natin magawa, mga kapatid. Amen ba kayo dyan? Pampaalala yung anniversary. Pampaalala sa dapat gawin. Yes, oo. Alam nyo, itong verse 11 ng Romans 1:11, alam nyo, malawak ito. Kung titingnan nyo, napakasimple lang sa pagkasulat. No? Pero malawak ito, mga kapatid. Okay? Kung masipat nyo at mapansin nyo, kunitado ba ito sa training? Kunitado ba siya sa training? Tingnan nyo. Ang sabi sa verse 11, na sa 10 minutes lang ang binigay sa akin, ang sabi sa verse 11, sorry. Akala ko. Malay mo, makakalusot tayo. Sabi sa verse 11, sapagkat ninanasa kong makita kayo. Sabi ni Apostol Pablo yan. Noong unang panahon ni Apostol Pablo, natural lang na magnanasa siya. Bakit? Alam nyo, sa panahon yun, hindi siya basta-basta makarating kung sino man yung mga kapatiran na mapupuntahan niya. Kasi sasakay pa yun ang ano? Kamil, o sasakay pa yun ang ano, kung tatawid ng dagat. O, anong tatawid, daong. So, maglalakad pa yun sa disirto, kung maaari, sabi nga ni Pablo, tumatawid siya ng mga sapa, na kumbaga yung buhay niya, kumbaga nakasalalay talaga yung, kumbaga, nasa panganib yung buhay niya, makarating lang sa doon sa mga kapatiran, na kanyang inaalagaan, spiritual, mga kapatid. Ito ha, ito na sa panahon na yung social media talaga, sa ayaw yun sa gusto. Lahat ngayon, parang ang tao hindi mabubuhay kung walang social media. Eh?
ngayon? Sapagkat dinanasa kong makita kayo. Si Pablo, nagnanasa pa lang na makita yung kanyang mga inaalagaan na mga kaluluwa. Pero tayo, halos araw-araw naman tayo nagkikita. Pero anong nangyari? Walang kumustahan. Pero napansin niyo ba yan? Nagnanasa pa lang si Pablo. Ngayon, kung hindi naman tayo nagkikita, mga, hello, nandito, kadalasan ba tayo dito, friend tayo sa Facebook? Amen. Friend tayo sa Facebook. Pero, walang nangumusta sa bawat isa sa akin. Diba? So, ka-aklimat dito ang training, mga kapatid. Kaya nga ang sabi dito, sapagkat dinanasa akong makita kayo upang ako'y makapamahagi sa inyo ng kaloob na ukol sa Espiritu. Alam nyo ba na ang bawat isa sa atin, mayroon tayong mga kaloob na ukol sa Espiritu. Yung kakayanan ninyo na mga bagay na kaya nyong gawin, yan yung kaloob ng Diyos. Pag ibinahagi nyo yan, yung pag-raycon lang, hindi pa kaloob na spiritual yan. Mamumusta ka lang sa mga kapatid eh. Brother Jose, kumusta na? Nagawa ba yung inyong pabasa? Ang inyong devotional, ang inyong CDT, PDT, FDT. Pero, talangin natin si Brother Jose. May nangumusta ba si Brother Jose? Meron naman pala. Isa lamang. Sino yung Brother Jose? Si Brother Francis. Ito pa. Alam naman natin na sa bawat pagkakataon, hindi natin may kailayan, may ginamit ang Diyos sa atin. Amen. Pero, kung saan siyang ginamit, magbigay sa atin mga bagay na spiritual upang tayo'y umabot sa pagiging establish ang ginamit ng Diyos sa panahong ito kung iniiwasan natin. Sahit na palapit tayo, papalayo tayo, papalayo mga kapatid ko. Paano tayo abot sa pagiging establish? Diba mga kapatid ko? Paano ma-impart? Paano ma-impart yung gusto ng Diyos na iparating sa atin kung tayo naman ay iwas na iwas? Alam niyo, may espiritu mapandaya na sa laman. Dinadaya tayo sa espiritu ito, gustong sirain tayong lahat. Lahat! Gusto tayong sirain sa espiritu itong mapandaya. Diba? Pag hindi natin napapantayin yung sarili natin, akala natin yung tao mismo ang kaaway natin. Pero hindi natin nakikita yung espiritu na nasa bawat isa na mapandaya. Maaari tayong maliit lang at malusutan ito. Pag nangyari, kung ano'y katawanan tayo pa rin, o sino panalo? Talo tayo lahat. Panalo ang diablo. Hindi tayo sa laman nakatingin. Diba? Sa mga bagay na kaloob ng spiritual gift. Paano tayo mag-impart ng mga bagay na alam natin para mag-impart doon sa iba? Like for example, yung Facebook ministry. Anong kaya natin i-impart dyan? Yung robot alok, yung disipulo, yung kumintag. Mabigat ba gawin yun? Segundo lang. Ang dali na lang eh, pero kinatatamaran pa natin. So, mayroon talagang espiritong gustong dayain ang sarili natin talaga. Amen. So, yun lang mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Amen. Malis na yung MC natin kasi may gawain pa sila sa tanay. Sino na ba susunod? Si Juan? Si Pastor Lito? Uli ka na. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Ngayon po nga, mayapa ko po mga kapatid dito sa ating tema. Ano? Sa ating pong tema, kanina pa nating binabanggit, dalawang bagay po kasi ang nakakaloob dyan.
Ang una po, impartation. Ang pangalawa, establish. Yan po yung mahalagang bagay na nakapalot tungkol sa spiritual gift. At yung spiritual gift, hindi po ito yung tulad sa unawa ng denominasyon na supernatural. Kasi ang abot ng denominasyon, ng gift, ay supernatural. Hindi po yan supernatural. Kung iintindihin po natin sa sulat ni Pablo. Yan po ay mga mensahe na dapat makarating sa bawat kapatiran. Yes. At ito po ay tatago sa loob ng ating sambahayan. Wow. Kaya sa nitang impartation, ipinapasa. Wow. Kapag wala ka pong espiritong kaloob na ganyan, na yung tinanggap mo sa Panginoon, ay hindi mo magawang maitawid sa loob ng iyong sambahayan. That's problem. At noong unang panahon, sa panahon ni Pablo, basahin ko lang po muna, ano? Ang sabi ni Paul, for I long to see you that I may impart. Yung salitang kinuha ko kanina ay impart, impartation. And unto some spiritual gift. To the end, hanggang sa katapusan, sabi niya, tayo ay ma-establish. So, diyan mga kapatid, papasok mga kapatid diyan, pabinsahin na buong sa atin, kanina pa nababanggit, una individual pagkabereya, tatagos sa PTA. So, yun po yung tatawid ang mensaheng ito papunta sa pamilya. At ang pamilya ay nire-represent ng kabuuan ng assembly. Okay, so, dahil mag-flexi lang ang oras natin, ano? Gusto kong ibahagi sa inyo, mga kapatid, na ang kalagayan ni Pablo noon ng panahon, the first century AD, ay iba sa panahon at kalagayan natin ngayon. Yes, amen. Alam niyo ba, nung panahon si Kristo ay nasa lupa, dinig ng mga apostol kung paano sinabi ni Kristo ang isang bagong kautusan. At yan ay mabasa natin sa John chapter 13, bakayin natin. John chapter 13, verse 34. Ito po ang mensahe ni Kristo na wagit sa panahon ng pagpasok, pagkamatay ng mga apostol, pagpasok ng Dark Ages, at ito'y isinosooli unti-unti sa panahon ni Luther, the Sardisian, Philadelphian, at Laodicean sa panahon natin. Papakita ko po sa inyo ito ang sabi ni Kristo. Ang new commandment. Pag sinabi niyo commandment, bago ba? Hindi. Bago. Pero, dagdag ni Kristo pagkilinaw. I give unto you, sino yung kausap niya? Mga apostles, mga disciples. That you love one another as I have loved you. Sabi ni Kristo, that you also love one another. Ayan. Dito mga kapatid, iba-ibang version ang meron dito. Sa denominasyon, pag sinabing pag-ibig, ang touchable ka sa kanino man. Kahit nakikita mo ng mali, yung kanyang ginagawa, mahalin mo siya at punuhin. Ganun ba yun sinabi ni Christian? Ito. Basahin natin ang una-una, this was established by Jesus Christ in the Old Testament writing of Moses in Leviticus chapter 19, verse 17 and 18. Sabi dito ni Moses, sa lumang tipan, this is a Torah. Torah kasi Old Testament, panahon ng Jewish. Sa time ni Moses. Ibigyan ko ito ng emphasis, ano? Sabi nito, Leviticus chapter 19, verse 17. Ito po. Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Yung palang sabi, no? Thou shalt not hate thy brother in thine heart. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor and not suffer sin
upon him. So Tagalog, ano sabi ko? May Tagalog na yan? Huwag ninyong kapupuotan ang inyong kapatid sa inyong puso. Tunay na inyong sasawayin ang inyong kapwa at huwag kayong magtataglay ng kasalanan dahil sa kanya. Iyo. Pasilin po natin yung mga pananalitang yan, mga kapatid. Yan ba sinabi ni Moses? Kinumpir pa ba ni Kristo yan? May pinanggit si Kristo. Lucas 17 verse 1. Luke 17, verse 1. Pinapakita ko muna sa inyo mga verses. Ano po? Ano yung unang kalagayan ng unang first century AD? Ah, ito, 17. Pakibasa, kapatid. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi mangyayari na di dumating ang mga kadahilanan ng pagkakatisod datapwat sa abanyaong pinanggagalingan. So, 3, verse 3 tayo. Mag-ingat kayo sa inyong sarili kung magkakasala ang iyong kapatid. Sawayin mo siya at kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Utaan niyo po ang tema natin sa sinabi ko, impartation and establish. Kapag hindi natin ginamit yan, mga kapatid, you cannot be impartation doon sa iyong mahal. Sarili mo, mahal mo sa buhay, hanggang sa kapatiran mahal mo. Kung nandoon yung tinatawag na sabi, yung mag-ingat kayo sa inyong sarili, kung magkasala ang inyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. That's the new commandment of our Lord Jesus Christ. Noong panahon ng unang iglesia, hindi tolerance ang mali ng sinuman. Kapag ka nagkamali ka sa panahon ni Pablo, pupuntahan ka ng isang kapatid at ikaw ay kakausapin sa maling ginawa mo. Tama, mali? Ang gagawin ba? Kaya ka lang, itinting ka, unawain ka lang. Hindi. Si Kristo may sabi niya, bakit lumalala? At sa panahon nila Pablo, hindi ganun kalala. Hindi ganun kalala nung buhay ang mga apostol. At ito'y sinusunod nila bilang kautosan ni Kristo, bagong kautosan. And I will tell you, brother, ano yung hatred? Huwag niyo sabihin ng hatred, galit na galit ka. No! Ang ibig sabihin ng hatred, pag hindi mo siya pinagkusahan na siya pagmalasakitan sa kabalian niya at hindi mo siya pinapansin, meron ka ng hatred. Iniwasan. Oo! At alam niyo, sabi, naintindihan to ng mga apostol. Noong panahon na yun, kapag may ganun kang galit, hindi mo pinapansin ang kapatid mo, hinahayaan mo siya, wala kang pakialam sa kanya, martyred ang sabi niya ni John. 1 John chapter 2 verse 11. Sabi ni John doon, whosoever hates his brother is the in darkness. Kung ikaw ay may buhi, anong buhi? Hindi yung galit ka sa kanya, hindi yung inis ka sa kanya, yung hindi mo siya pinapansin, that is already hated in your heart. Wala kang malasakit, wala kang progressive. Ibig sabihin yan, muhi yan. Oo, yung hindi mo pagpansin sa kapatid mo, wala kang mangyaw, wala mo siyang ginawa sa'yo. Pero hindi mo siya iintindi, that's hatred. Yes. Tama ba mali? Amen. Lang to. Okay. Balikan ko yung sinabi ni Jesus Christ. John 13. Pakilagay lang po. John 13. Opo. Don't misunderstood me. Hindi ko sinasabi mo hatred. Kahit ka sa kanya dahil hindi naman mali sa'yo. Hindi yun. Ang sinasabi kong hatred, wala siyang ginawa sa'yo, wala kang ginawa sa kanya. Pero hindi mo pagpansin sa kanya mga nakikita mong mali. That's already hatred. Amen.
sabi sa 1334? 34. Kautusan ba yung Kristo? Kautusan yun. Isang batong utos ang sa inyo ibinigay ko. Sino sabi? Kristo. Ano utos? Kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Ano yung definition ni Kristo ng pag-ibig? Rebuke. Sabi na, na kung paano iniibig kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Yung pag-ibig, mga kapatid, ay pag-rebuke sa kamalian ng isang kapatid. Nakikita mo mali na ang landas na tinatahan niya, sabahin mo na siya. At sabi ni Kristo, kung siya'y makinig at magsisi, nailigtas mo siya. Ngayon, sa ating sitwasyon, dito pasok ang progressive. Bakit tayo nagkakawendan-wendan? Bakit tumaabot tayo sa ganitong sitwasyon? Kasi nung ikaw ay nirebyo, hindi ka nakinig, hindi mo pinakinggan, at ngayon ay sumasakit ka dyan. Kaya, sabi ni Pablo, kapag may tinintig ang Diyos sa atin, meron ba tinintig? Wala. Meron. Hebrews 13 verse 17, magpasakop kayo sa mga namininuno. Eh, sino'y namininuno? Dala ang utos ni Kristo. Amen. Kaya, sa pamuli, naiba itong sitwasyon na ito sa panahon natin. Kaya nakita mo, ang isang lingkod ng Diyos na hindi mag-abay dyan sa pagsaway, tatagos at papasok ang kasalanan sa loob ng tahanan. At ito ay parang punong na tumubo sa loob ng sambahinan at dinabuhan ng maraming klase ng ibon. Sabi sa Biblia, that is the foul spirit. Imbis na ang puno, imbis na ang bahay ay tumubo ang puno na isang klase ng puno, that is the tree of life, hindi tree of knowledge of good and evil, hindi aeration, kundi tree of life. Yung pamilya, nakikita mo mabuhay. Sabi panghuli, ano ba yung tema ko nilang huli? Sorry. Yung tema, pakibalik. Sa tema. Kaya, binabalik tayo sa original na posisyon, mga kapatid. At hindi masama kung tayo magpaalala ng, kayo magpaalala sa akin, ako magpapaalala sa inyo dahil yun ang utos si Kristo. Baba natin ng 14. Ito, basahin natin ha. At hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi rin yung mga talastas na madalas kong inaakalan makarating sa inyo na dapat hanggang ngayon ako'y nahahadlangan. Upang magkaroon naman ako sa inyo na anumang bunga na gaya ng ibang mga himpin. Magkaroon ako sa inyo ng bunga. Ibig sabihin, yung ministeryo ni Pablo ay nangangailangan ito ng produksyon. Nangangailangan ito ng fruits. Kaya, pag hindi natin tinindigan ang kalagayan bilang isang ministro ng Diyos at hindi mo gagawin yan, hahanapan ka ng Diyos ng bunga. Amen. Amen. Sana ang bunga masumpungan sa atin ay hindi paglakad sa kadiliman, kundi paglakad sa kaliwanagan at maghatid sa atin sa kasandalan. Praise God! Hindi kasi... Sige, may clean na lang yung oras eh. Tapos makain pa tayo gagawin. Hindi pa konti pa yung natatanong. Huwag na lang tagawang konti. Ha? Oo, gusto ko rin pwede tayo magkakaroon ng question and answer. Gusto mo magkaroon doon ng marami, tapos mayroon din akong i-share at mag-question and answer din tayo. Okay, mabilis lang. Baka wala pang 2 minutes. Sikapin ko wala pang 2 minutes. Kukomment ko yung sinabi ni Barrito para malaman nyo. Kasi ito yung mensahe rin. Eh, na-chat ko lang to sa group chat. Maganda malaman nyo kasi wala akong regular ng group class. Wala akong regular ng group class. Kung meron akong makikipagtawagan, kayo mag-regular ng group class. Kung mare, meron kayong problema sa isa't isa, sabi ng Bible, mag-usap kayo.
Pero meron hidden revelation sa ibang aspeto. Hindi kayo magkasi eye to eye. Anong gagawin nyo? Huwag kayo mag-direct saan. Tama. Merong another revelation, dapat pasakot kayo sa hukom. Biblical na revelation yan na may mag-aayos sa inyo. Dito meron kayong benefit kasi pwede ko kayo ayusin. Ako wala akong benefit eh. Yung gusto ko hingan ng ayusan, ayaw ko tulungan talaga. Gusto ko pabayaan, mamatay. So, yung pwede magtulong sa akin na hukom, ayaw niya ganapin. So, pasalamat kayo dito, pwede yung meron mag-aayos sa inyo. Ako, meron akong hinihingi niya ng tulong na mag-aayos sa ano, nag-agrabyado sa akin. Ayaw niya ako tulungan. Siguro dahil tinanim ng ibang mentay, nalihis ako, no? Hindi ako dapat kausapin. Parang kinakapihan na yung maling paghukom. Ang pastor, ang ministro, ay hukom. Kung may kapangyarihan ka, mag-ayos ng isang tagasunod, dapat mo pakinggan kahit unbeliever kayo humingi ng tulong. Ngayon, kaya sabi ko, hindi all the time, one-on-one. Yung one-on-one, hindi ka gumagana kasi naturuan na wag ko sabihin. Sinabi si Kristo, kung hindi makinig, dalhin sa iglesia. Dalhin sa iglesia, dalhin sa magkakaroon ng saksi. Dalhin sa saksi. Saksi. Kung hindi pa rin makinig, dalhin pa makinig kung iglesia. Okay. Yan yung sasabihin, tatakon nyo yung gumagawa ng katulad. Ngayon, dito sa Roma 1:11, maikli lang to. I want to impart. Impart, no? I want to impart gift. Ang unawa ng karamihan, yung gift ay? Supernatural. Mga milagro. Hindi ko tinututunan yan. Pero, yan ba ang makapagpatibay sa'yo? Ang makakapagpatibay sa'yo, hindi yung supernatural. Yung natural gift. Tingnan niyo, Apostle Doctrine. Mayroong supernatural gift, may natural gift. Yung natural gift, yan na yung ministry. Yan yung admonish one another. Yan yung pinanggit ko na. May mag-aayos sa inyong dalawa. Kung ikaw ay mature talaga, ikaw ang pinaka-leader, ayusin mo yung gumagawa ng mali sa isa't isa. Kung mo iwanan na yun, hindi ko problema yun. Kaya naman kaisa ng aral ko eh. Ako mo? Kung yung tao, willing naman, ano, kung ikaw ay patas, ayusin mo. Yan yung isang gift. Kasi katitibay ng iglesia yan. Marami ang gift, pero hindi na supernatural gift ang titignan natin. Yung reckoning gift ba yan? Yes. Yung Deuteronomy 6:7 gift ba yan? Yes. Unawain nakasulat sa Tagalog, kaloob. Anong kaloob? Pasalamat tayo sa Diyos. Pwede natin kasharing ang pamilyan. Walang kayamanan sa mundo pwedeng itumbas doon sa kasharing mo yung asawa mo, kasharing mo yung anak mo. Na-revive kayo. Yung revival na naranasan natin ni Dennis. Nung ano pa? Tuloy-tuloy tutok pa. Yun ay kaloob. Maraming klaseng kaloob. Kasi kaloob para tumibay ka. Nandito na sa progressive ministry na nage-enjoy kayo sa salita. Sa end time, bukang bibig na nage-enjoy sa salita. Pero paano yung pamilya? E bahala kayo. Yung abot ng end time, katulad din sa denominasyon na bahala na tumibo sa Diyos sa inyo. Hindi ako mag-assert ng authority. May turo ng pamalo sa end time, pero hindi yung pamalo offensive, yung training. Yung pamalo nila, pag may ginawang kabulastugan. Ang tinuturo natin sa progressive ministry, hindi mismo sa kabulastugan. Gamitin mo yung pamalo mo sa offensive, at hindi mabigat na pamalo yan. Kahit topic lang yan. Tinutukan mo yung bata, madedevelop yung bata. Hindi mo na kailangan bugbugin sa palo. So, ang progressive ministry, nakakapagpatibay. Itong home ministry na offensive progressive, nakakapagpatibay. Itong pag-aampun na ministry, nakakapagpatibay. Itong adoptionism. Ang revelation na tinuturo natin na ano yung dapat natin gawin, nakakapagpatibay. So, hindi yung supernatural manifestation, panahon ng Pentecostals, tumibay sila. Yung Pentecost 1900, yung Pentecost Book of Acts. Pero ngayon, iba na yung panahon natin. Hindi na tayo Pentecost at age, bright age na. Sa bright age, nagpipista sa salita. Pagpista mo sa salita, hindi kahit knowledge nag-enjoy. Alam ko nangyari sa atin. Yung pag-exercise mo sa pamilya mo,
Yung pamilya mo mag-enjoy. Hindi lang ikaw. Who is the faithful and wise servant that bring food in due season? That God will appoint ruler of his household. Hindi lang household na ang iglesia. Household na sarili mong pamilya. Yan yung, ikaw yung householder na anointed by God. Yung food in due season sa pamilya, kasama na doon sa impact if yung pabasa. Kung natutunan yung pabasa, hindi lang natutunan yung headless, nakasanayan yung gawin sa pamilya, isang kalakasan yan. Pagkatapos ng pabasa, yung scribe. Pagkatapos yung scribe, yung setup sharing. Lahat yan kaginawahan. Sa sister Lisa, Bastas. Kaginawahan kung maririnig mo ko. Hindi yan pabigat. Okay? Ano yan? The more you continue, the more gumagaan yung tulak mo sa kotse. Na improving ko dati, yung tinuro ko na dati, di ba, yung mga marunong sasakyan. Pag umaandar ang kotse, pag umaandar yan, ha, kahit daliri mo na lang yung pantulak mo. Daliri mo na lang yung pantulak mo. Hindi mo na kailangan mahirap. Kasi tumatakbo na eh. Inhawa yan. Hindi mo, huwag ka magbabakasyon. Huwag nagbakasyon ka, titigil yan. Babalik ka sa dati. So, meron lahat tayo yung momentum. Lahat tayo nakaranas ng tagumpay. Lahat tayo nakaranas ng kabiguan. Huwag nyo kalimutan yung prinsipyo na yan. Kasi realidad din sa mundo, realidad din yan sa atin. Pag in-revelation na yan, kung nakuha mo na yung part sa'yo, kaginawahan yan, kalakasan yan. Ay, pag hindi pala ako lumaktao, hindi ko kailangan magpakasyon, magpahinga, magano. Bibigyan talaga mong kapahingahan. Parang yun sa Hebrews 4. May nakapasok sa kapahingahan yan. Marami palang application kahit sa buhay natin dito. Okay, iwanan mo naman yung Romans 1:11, no? Bago tayo ng question answer, bibilisan ko lang ito para makuha yung premyo. Tapos question answer tayo. Parang premyo yan. Ang premyo, mala, nakita mo na yung premyo pero hindi ko muna sabihin. Yan ay produkto ng kapatid ko. Question and answer na lang. Sa question and answer, mag-ano. Question and answer. Pero bibilisan ko lang ito kasi konti lang ano ni Meron. Okay, buksan natin yung may wifi kayo lahat, labas natin ang cellphone natin. I-download nyo sa akin isang e-book. Mag-download kayo ng e-book, pakita nyo sa akin. Kung hindi kayo marunong, magtanong kayo sa katabi niya. So lahat, included elders, young people. Nasaan ang e-book? Magtanong din kayo. Ang e-book, pwede niyong buksan dito, ay nasa Science ng Progressive Revelation. Ay hindi. Nabura pa lang din natin yung English. Tagalog lang ang e-book. So mag-isip kayo, anong group ang Tagalog? Kasi Progressive Revelation ay free English. Anong group yung Tagalog? Nandun ang e-book. Pwede buksan niya yung layana dito. Pero mag-download kayo ngayon, lapit dito. Kung naka-double si David, panalo na. Pero pag meron pang humabot, okay. So kung si David lumapit dito at pakita sa akin, hindi nyo na yung premyo. Kung meron pang ibang humabot, sa inyo yan. Okay? Yung kahit wala rito humabot, sige. Download na kayo na isang tipo. Ano sa'yo, ma? O, lapit ka dito. Nakadownload na rin ako. Pakita niyong e-book. Actually, yung computer ko, internet ko, hindi kasing lakas, kaya dito ko pala makita. Gusto ko makita ang itsura sa cellphone. Lapit na dito. Kung si David ang lumapit, tapos na. Kung may iba lumapit, ayan. Asa naman yung cover page? Walang cover page. Walang cover page. Scribe yan eh. Eh, saan mo dinamload yan? Mas maganda. Pero talaga yun sa'yo, hindi. So, walang picture na. Sige. Bibigyan ko na score si Father Jose at Sister Yana. Yana, Jose. Ikaw, meron ka, pakita. Si Jim. Dalawa na si Jim. David, meron ka? Wala na.
Jim ang mananalo, pupala si David. Hati kayo sa friend nyo. Sino may gusto pa? Say amen. Taas kamay. Wala? Brother Jim Jim, lapit ka na. Kunin mo yung premium. Palakpan ka natin ang Panginoon sa kanyang Brother Jim Jim. Ito ang produkto ng aking kapatid. Okay. Promo item. Gusto niyo magbenta dito niyang pwede magbenta. Okay, question and answer na tayo. Pakitingin nga ilang minuto. Mapupuno na yan, pero sana mahabol yung ano. Mapupuno na yung memory niya. Yung memory card ko. 11. Kaya, video ko rito before laptop. Ano ba? 11 minutes. Okay na, question and answer tayo. Brother Marion, Brother Magella, tanong na kayo. Meron pa tayo ng meeting mamaya pagkas ng 2 hours and 11 minutes. Sige, habulin natin na pang memory. Armario. Oh, sino may tanong sa likod? Tanong sa anniversary, tanong sa minensahe, tanong sa hukong. At in-announce ko, no, mag-hukong class kayo dito, mag-Facebook ministry kayo dito, Facebook orientation ministry. Orientation ng Facebook ministry sa hapon, kahit hindi na anniversary. At sa bahay-bahay, umari, i-develop nyo. Kasi, kailangan, imbis na libangan ng sanlibutan, ministry ang pinakalibangan. Parkadang kasheri. Okay? Ampunan. So, medyo mahaba-haba pa to. Yung magulang sa kaanak, eh, magkaroon ng relasyon na aralan dito. O, sino may tanong? Brother Magellan? Sabi ko, may tanong. Tanong-tanong. Eh, pwede ka tumayo dito. Kaya bigyan ng mic. Lock tayo ng mic. Ayun po, mic tanong. Yung awak mo, yun ang bigay mo. So, tanong ko lang yung ano. Mag-isaw yung ako dito, ano. Kasi iba yung pagkaintindi ko doon sa hatred. Mag-i-post na ako, ano, gagay. Para maintindihan natin yung may hindi. Magkagal ko na lang yung share, maganda mo. Ano, sasagot ka para makakatanong yan? Kaya sabi na. But this came to pass that the word might fulfill that is written in their law. He hated me without a cause. So, hated me without a cause. Yung word na hated me. Kasi ang pagkakaintindi ko nito ay yung hated, may mga hated naman na truly nandiyan yung evidence. But most of all, hindi talaga inintindi yung ebidensya na binibigay sa isang tao. So, that is the one na mayroon kang hatred. Yung hindi pag-intindi doon sa evidence ng isang tao ay nagpupos na yan na yung ayaw maging ganyan. Okay, trend. So, yeah, siguro, eh, paki-expand lang. Okay, okay, salamat sa tanong. Sana ipapakay man ito. So, ganito. Alam nyo ba, lahat ng tao mali ang muhit nila? Oo. Without just cause. No? May cause yan. Pero hindi just cause. Ito yung hindi nakasulat sa King James. Sabihin natin, just cause. Lakasan natin. Just cause. Yung salitang just, hindi yan nakasulat sa King James. Pero yan ang ibig sabihin ng talata. Kailangan mo ng revelation. Kasi,
Maraming namumuhi ng mali sa mundo, may dahilan yan. Pero pwede yung dahilan niya is after ni Par Joel programming. Ang term natin, Nicolaita Nissan. Kasi minemorize mo lang. Pinamemorize lang sa'yo. Lihis yan, huwag ka makinig yan. So, sa denomination, sa Catholic, kahit sa ibang religion, sa unang hulog ng tao, yung unbelief na pinanganak sa tao, meron kang maling pananaw sa Diyos. Meron kang maling pananaw sa Diyos. So, pwede yung pananaw mo sa Diyos mali, at pwede kang mamuhi sa likod ng Diyos na yung mga maling akala. Kahit hindi likod ng Diyos, kahit kapwa-tao, posible ba na ang Kristiyano magmuhi sa iba kapwa-tao kahit hindi pa Kristiyano, pero mali ang klase ng pagmuhi niya. Okay? Kailangan, to become a just cause, eksakto yung muhi. Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, ang kamumuhian mo, yung espiritu na nagbulag sa tao, ibig sabihin, pag may pagkakataon makausap mo yung tao, gusto mo siya makausap, makipagliwanagan. Siya lang ang ayaw sa'yo. Kasi mayroong espiritu nagbulag mo sa tao, ayaw ko niya kausapin, iniiwasan ka niya. Kakalat niya yung pangalat mo na negative. Tapos, gusto makipagliwanagan ng tao sa'yo, ayaw mo. Gusto humingi ng tulong ng tao sa'yo, ayaw mo. So, ang just cause, yan ang meaning dyan. Kasi lahat ng tao, may isang isip nila, may dahilan sila. Hindi kami galit sa'yo na wala-wala ka. May ginawa ka sa amin na masama. Kaya galit kami sa'yo, ayaw ka namin kausapin. Ayaw ka namin bayaran. Pero minemorize lang yan. Sama yung sa'yo. Hindi ko naman binanggit sarili ko eh. Gusto ko lang ipakita, ano yung hatred na walang just cause. Emotion lang ang ginagamit. Na-memorize mo lang na mali. Pwede ba?